Mga kabirides, samahan niyo ako ngayon sa aking pagbe-break-in. Sa pagbe-break-in kay Kirby. Kasama ko ngayon ang aking misis kasi ibe-break-in namin ang aking motor. Tara, samahan niyo na kami. Magandang araw sa inyo mga kabirides. Okay, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Cavite. Pag-usapan natin ngayon ang pagbe-break-in. Bakit nga ba ako nagbe-break-in? Eh luma naman na ang aking motor. Hindi naman siya bago. So, kaya ako nagbe-break-in sa ngayon kasi nagpalit ako ng block. At saka, bago ang piston. Bago rin ang piston ring syempre. So, bine-break-in ko siya kasi para magkaroon ng magandang fittings ang cylinder wall at saka ang piston. So, bine-break-in ko para magkiskisan siya at magkaroon ng magandang resulta at yun nga ay ang pagbe-break-in. Yun ang kailangan natin gawin. Sa loob po kasi ng block, sa pagitan ng cylinder wall at piston, para siyang liha na manipis, parang 1,000 na liha na nagkikiskisan. So, doon siya ninipis at magkakaroon na magandang lapat between cylinder wall and piston. Oh, kaway-kaway dyan sa may mga bagong motor. Kailangan nyo ba talaga mag-break-in? Kailangan ba talagang i-break-in? O kahit wag na kayo mag-break-in? Ang daming break-in. Grabe. So, sa tingin nyo, nararapat ba? Alam nyo po nung high school ako, dati, naisasama ako ng barkada ko sa pagmamotor. Noong nagkameron siya ng bagong motor, napasama ako sa kanya sa pagbe-break-in. So, malayo ang aming tinakbo. Bago kasi ang motor niya, kaya nagbe-break-in kami. Malimit ako napapasama sa mga barkada ko pag minsan na nagbe-break-in ng motor. Pag minsan ako ang pinagdadrive. Noon kasi, naniniwala talaga ako na kailangan na i-break-in talaga ang motor. Kasi bago pa nga, diba? So, kailangan parang i-exercise. Pero nung medyo na suswito na ako sa pagmumotor, medyo natatagalan na na ako nagmumotor. Parang naibang aking pananaw. Kasi ang aking base sa aking para sa akin lang, ang pagbe-break-in kasi ng bagong motor, eh, tingin ko hindi na masyadong kailangan para sa mga katulad ko na sweto na sa pagmumotor. Kasi ang pagbe-break-in ng bagong motor, eh, para lamang siguro sa mga baguhan na nagmumotor. Kaya nga bine-break-in, hindi siguro rin sa makina, base sa aking pagkakaalam, siguro para rin sa mga baguhan na driver ng motor para kilalanin ang kanilang mga motor para alam nila kung paano ito driving at kung paano ang takbo ng inyong mga motor. So yun, dapat kilalanin ang ating mga motor para kung ano man ang maging sira, kung ano man ang takbo nito, kung paano ito tumakbo ng mabilis, pag minsan nagwa-wild ba o kung hindi. Yun ang para sa akin, dapat kilalanin ang motor. Yun yung sinasabing pagbe-break-in. Kasi kung sa makina naman, ang makina kasi ng mga bagong motor, bago pa yung ilabas sa kasa, i-break-in na nila ito, itinest na nila ito, pinapatakbo nila ito, yung parang meron silang test na dinadrive nila, pero nandun lang sila, kumbaga yung gulong lang tumatakbo. So, umaandar na yung makina nila bago pa ito ipalabas sa kasa kasi tinetesting nila. At hindi rin naman tingin sa atin na alam naman nating lahat na napakaganda na ng mga teknolohiya ngayon. So, kung patitigasin ang makina, matigas na siguro ang mga makina ngayon kasi sa ganda nga ng ating teknolohiya. Diba? Sa mga matagal nang nagmumotor,
tingin ko ang gagawin nila sigurado, baka tingnan nila kung ano talaga ang top speed ng motor nila. Dahil pagbago ang motor, ang sarap gamitin, di ba? Smooth na smooth ang takbo niya. So sigurado ako, pag mga yung matatagal naman nagmo-motor, ang gagawin nila, patatakbuhin nila ito ng patatakbuhin ng mabilis. Hanggang sa march nila yung top speed na gusto nilang maabot. Kasi kung magkaroon man siguro na sira, so malalaman nila na sirain pala yung motor nila. So maaaring ibalik sa kasa at magpalit ulit ng bago. Ayun, so ako lang may karapatang mag-break in kasi nagpalit ako ng lock bago ang piston. So sa tingin ko yun ang mga dapat i-break in. Kanya-kanya namang opinion yan kung maniwala kayo sa break-in o pwede nyong patakbuhin na kaagad ito ng mabilis para malaman ninyo ang magiging sira, ang top speed o kung ano man na gusto ninyong malaman. Kanya-kanya pong opinion yan. At sa side ko nga, kailangan ko talagang mag-break-in. Kung nagustuhan nyo po ang video ko, ang mga video ko, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa Bong's Garage. Huwag na rin kalimutan i-ring ang bell, i-like at i-share. Salamat po. Stay at home.